lang po kayo dito sa motor ko na Sniper 155 sa kaunting karanasan at aking naramdaman na sa aking motor. I-update ko lang po kayo ngayon. 6 months po, 4 months po sa akin. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-update, inais ko muna pong humingi sa inyo ng isang o ng maraming subscribe po para sa ganun maging maganda naman po yung kahihinat nga ng aking YouTube channel. Sa ganun naman po, di pare-pares tayong mapagtulungan. So, sino man yung dapat nating tulungan, ay ating tutulungan. So, bago po po yung yano sa akin, sa inyo, ang aking motor na Sniper 155, huwag nyo naman po sanang kalimutan na huwag pipindutin yung notification bell at saka yung subscribe button. Para sa ganun, updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. So, yun guys, maraming salamat po. At ito na, yung motor ko na 6 months per 4 months. Ano ba ang nagiging epekto sa akin? So yun, good morning mga kabunit. So update ko lang ulit kayo dito sa aking motor. 6 months per 4 months na po yung aking Sniper 155. Sa sulob ng 6 months niya na performance sa akin, wala pa rin ako nagiging problema sa kanya. Talagang ganun pa rin po yung kanyang ganyan pa rin yung kanyang performance. Wala pa siyang ng sakit ng ulong ibinibigay sa akin. Talaga suwabe pa. So may natagtag na po ako dito ng konti. Kaya lang hindi ko nilalagay yung iba. Yung ito po kasi may top box na to. Ito dito sa likod, kaya lang hindi ko ilagay. Masikip. So ito po yung bagong lagay ko diyan. Kung natatandaan nyo po yung last update ko rito, wala pa ito. Yung modular tapaludo na yan, ano bang tawag dyan, sa tapaludo sa huli. Ito po yung yung idinagdag ko dito. So, yan po, yan. Yan yung nadagdag ko lang dyan. In order ko po yan sa Lazada. To 2000 ang order ko, ang bili ko diyan sa Lazada. So yan pa po, yan yung aking motor na si Sniper 155. So wala pa po nagiging problema yan sa akin. Talagang solid na solid pa rin siya. Kahit anong gawin kong talagang birit sa kanya, talagang humahataw. Humahataw po yan. Yan yung aking Sniper. O, 6 na buwan na po sa akin performance. So talaga namang sulit, wala akong masabi. Ang motor kasi mga kabunit, katulad ng ganito, alagaan lang po natin. Alagaan natin sa punas, alagaan natin sa langis, change oil buwan-buwan. Ito po, change oil ko buwan-buwan. Sadyang talagang nagsisearch ako sa YouTube, tinitinan ko kung ano yung magandang langis para sa kanya o ano yung natatamang langis para sa kanya. So yun, nakakita naman ako, kaya yun ang nilalagay ko sa kanya ngayon. Ang nilalagay ko sa kanya yung sa langis po. Na kung may mga motor kayo na Sniper 155, ang langis po na natatama sa kanya ay yung yung Castrol Gold 1040, yung 10W40 na langis. Yun po ang maganda sa kanya. Pwede rin po doon yung Yamalob. Kung gusto niyo yung Yamalob, pwede po ron. Kaya lang yung Yamalob masyadong malapot. Masyadong parang kusakwan, hirap siyang iikot yung mga gear sa loob ng makina. So kailangan po talaga yung langis niya ay 1040 lang, 10W40. Na kahit hindi po polysynthetic, basta 10W40 Castrol, Castrol Gold. Yung Castrol Gold po nagkakahalaga lang ng 280 pesos. Yan po yung ginagamit kong langis sa kanya ngayon. Na siya talaga yung
Mula po nung chinisol ko ito, nung last week lang, chinisol ko siya. Tapos ibinayahe ko siya ng malayo. Nagbiyahe kami ng Lukban, Quezon. Balikan po yun. Walang tigil na ang pahinga lang nun. Talagang doon na. Mismo doon sa aming pinuntahan. Hindi ko siya ipinahinga. Basta wala pong tigil. Tapos nag-i-speed siya ng higit sa 100 ang speed na namin nun. So wala po ako naging problema eh. Okay na okay yung okay yung takbo niya. Tsaka hindi pa po talaga ako nakakaramdam dito na nung nagsisignal yung na para mag-overheat. Hindi po, kasi nga yun lang is niya inaalagaan ko. Tsaka iniingatan ko po talaga yung motor. Hindi ko po siya basta-basta inilalabas ng bahay nang hindi ko siya chine-check up. Bago ko siya sasakyan, chine-check up po yung mga dapat check-upin. Tulad ng gulong, preno, gasolina. Oh, marami po. Marami dapat tayong check-upin dyan. Mga preno. Yun po. Dapat lahat chine-check up yan. Kasi bago ka sumakay sa isang sasakyan, sa sasakyan mo, dapat lahat alam mo yung kung ano yung dapat check-upin sa yung sasakyan. Hindi yung pagsakay, paglabas mo ng bahay, sakay ka na, hindi mo check up yung sasakyan mo, kung anong diferensya. O ganun po yung ang payo, yun may payo ko lang. At dahil yun po yung ginagawa ko, bago ako sumakay sa motor ko, talagang chine-check up po muna lahat yan. Kadena, number one po, kadena. Yan, isa po sa pinakang buhay natin, ay ang kadena. At saka yung mga preno, gulong. Yan po yung tips na dapat nating tandaan sa ating mga riders na bago tayo sumakay sa ating motor. Kung makita naman natin puro bago pa ang gulong, wala magiging problema po yun. Pero yung kadena, huwag po tayong titiwala na kahit na ang kadena natin ay bago, huwag tayong masyadong magkatiwala dyan. Dapat po yan, every week, nililinis nyo ang kadena. Lilinisin nyo, ilalagyan nyo ng langis. Pero ang sa akin po, pag ako naglilinis ng kadena, pag nilinis ko yan, grasa ang aking inilalagay, hindi langis. Grasa. Kaya lang, hindi po yung masyadong maraming grasa. Yung tama lang. Yung hindi siya kulapul na kulapul. Yung tama lang po na pampalanda sa kanya. Kasi po, kumisan, hindi nga natin maiwasan. Inaabot tayo ng ulan sa daan. So, yun po. Kapag gumanit na po yung kadena natin, sa motor natin at gumanit dyan, ay hindi masama na po yung kadena, titigas yun, babagting. So tapos mapupursa na mabilis sa takbo, doon po yung cost ng nalalagot ang ating kadena. Kumisan okay lang kung ang pagkalagot humatag sa karsada. Paano kung sumabid doon sa rim mo sa huli? Pwede po yung mag-cost ng aksidente. Kaya yun lang po yung mga tips ko na pwede nyong gayahin. Nasa sa inyo naman po yung kung gagawin nyo o hindi. Basta tips ko lang po yun bago ko umalis ng bahay, bago ko ilabas yung motor ko na yan, yung aking Sniper 155 na yan, talagang double check up ko po yan. Chine-check up kong mabuti yan. Yan po inaayos ko. Ito po, tingnan yung kadena ko po. Yan pa rin yung dati. Stuck pa rin po ang kadena ko. Kadena sprocket, stuck pa rin yan. So medyo marumi na kasi hindi ko pa ulit nalilinis. Siguro sa Sabado po or Monday linisin ko ulit ito. Talagang basta lilinisin ko po lahat yan. Para naman sa ganun bumalik ulit sa dating ganda ng takbo. Yan po yung aking kadena. Yan. Yan po yung binili ko na dinagdag ko siya. Kasi po yung tapaludo nito dito maigsi hanggang dito lang yung tapaludo. Kaya pag maulan ay kawawa po ang kawawa po ang angkas nyo. Nananalsik yung dumi at saka yung tubig. Kung tumalsik po dito, abot dito hanggang dito sa likod na ito. Kaya ito, dinagdagan ko ito. Binaltang ko ng mahaba ito. Yun, medyo umukoy okay na po. So mali nga lang yun na order ko kasi wala yung cover dito sa kadena. Dapat ito, meron ditong cover. Ay wala po yung order ko. Kaya ito lang yung dumating. So yan po, yan o. Yan yung nilagay ko dyan. So iba-iba na ngayon. Hindi na katulad dati na
Yung ilalim po kasi, kaya ako pinaltan yan, nagdudumi. Sobra magdumi yung ilalim. So ngayon, iba-iba na, hindi na masyado. Oh. Tingnan nyo po, yan o. Oh. Hindi na masyadong madumi. Ang makina niyan, yan pa rin. Oh, yan. Hindi pa rin po ako nagdadagdag dyan ng ano, ng ano niya. Ito sa, tag dito. Yun para sa radiator, hindi pa po ako nagbabago, nagpapalit, hindi ko po po yan pinapalitan, yan pa rin po yung under niya, ay okay pa rin naman, maganda pa rin. So marami na po akong medyo natagdag, kaya lang hindi ko talaga siya inaalis sa pagka original, dinadagdagan ko lang. Ang inaalis ko lang po kasi dyan yung talagang pinapalitan ko dyan ay yung ano, yung hindi talaga po pwede, katulad po niya, sa tapaludo na yan sa huli, yan o. Katulad po niyang tapaludong yan, kung hindi mo yan papalitan, ay talagang kawawa po yung angkas. Talagang basang-basa siya kapag maulan. Kasi ang laki ng gulong. Pag tumama sa kalsada ng matubig, iikot ng gulong yung tubig. Kasi nasa kalsada, tatama doon sa OBR nyo. Kawawa yung OBR nyo. Kaya, yun po, pinaltan ko siya. Marami naman po yan sa Lazada, ma-order niya yan sa Lazada. So hindi ko pa masyado siyang inaano minomotified. Yan lang po yung ano niyan. So siguro po sa susunod na imomotify ko dito sa motor ko na ito, itong tambutso. Ito. Pero yan din po yung muffler. Ito papapalitan ko lang ito. Papalitan ko ito ng ano, ng stainless ito. Itong papunta sa ano, ito papuputol ko sa dito. Yan dito. Tapos pamomotified ko ng stainless. So, hindi pa po nahuhugasan kaya medyo marumi yung aking motor. Kasi ginamit ko siya kahapon, inabot ng ulan. Pinunas-punasan ko lang kaya ganyan pa karumi. So hindi pa po yan po nahuhugasan. Hindi ko pa yan napapaliguan. Kaya ganyan pa yan ang dumi niyan. So yun lang mga kabunit. So yung sniper ko po na 155 yan, 6 months performance sa akin. Ay wala naman po talaga akong masabi. Sa tulin, sa looks, ay nasa kanya na po lahat talaga. Wala na tayong hahanapin pa dyan. Kaya payo ko lang po doon sa mga sniper user dyan, o yung gustong maglabas ng bagong motor, ay mag-sniper na po kayo. Talagang hindi po kayo iiwan ng sniper na to. Masasabi ko sa inyo na ito'y sulit. Sulit na sulit ang inyong pera dito kapag ito ang inyong biniling motor. Wala na po kayong ano dito. Matipid po ito sa gasolina. So ito po itinakbo ko ng Quezon nung nakaraang linggo. Takbo kami ng Quezon, Lukban, Quezon. Galing kami dito sa galing Laguna. Ang gasolina lang po niya balikan, 300 pesos lang. Back import na po yun, 300. Puno na uli po yun. Pagdating ko ng bahay, puno. Yung saling ko uli na 150, puno na uli po siya. So balik kumunsumo lang siya ng 150. Doon, bali, ano lang po yun. Kung sa tutuusin natin, mahigit 2 litro lang. 2 litro kalahati lang. Yung kanyang tinakbo na back and forth na galing Quezon, Lukban, Quezon. So, 150 kasi nga, medyo mataas ang gasolina natin ngayon. So, kumusumo siya ng 300. Yan. Nung, ano. Ito po, dinala ko na rin ito ng, ano, ng Batangas City. Doon sa Monte Maria. Dinala ko na rin siya doon. Ang konsumo po ng gasolina niyan sa akin nung balikan namin naman doon, 400 naman. 400 pesos po yung back import niya. Kasi maahon doon, maraming ahon. Kaya medyo matakaw-takaw ng kaunti. So, yun. Ang payo ko lang po sa mga gustong kumuha ng motor na bago, mag-underbo na kayo, mag-sniper na kayo. Talaga naman pong ano, sulit ang sniper. Marami na po ngayong lumalabas na sniper na magaganda ang kulay. Kaya nga lang po, nung kumuha ako ng motor ng sniper, wala yung gusto kong kulay. Ang kulay na gusto ko ay kulay blue. Kaya lang, wala silang available. Kaya, ito na rin yung kinuha ko. Itong matte black na sniper 155. Kasi hiyang din naman po sa akin ang kulay na black. Sa nga pala po, mga kabaunit, kung noon pong nag-unang nagkaurong kayo ng unang-unang motor, kung ano yung kulay na unang motor ninyo na inilabas, na hindi naman kayo nagkaroon doon ng problema o hindi kayo na-aksidente, hindi kayo doon na nabigyan ng o binigyan kayo ng problema noon ng unang motor ninyo,
So, ganun na rin po yung kulay na kukunin nyo kung sakali maglalabas kayo ng bagong motor. Ako kasi po, nung unang naglabas ako ng motor, ang kulay ng motor ko noon ay ano, black talaga po. Black silver. Ang aking unang-unang motor. Hindi po ako doon nagkaroon ng konting problema o anumang problema doon na hindi ako noon inaksidente. Hanggang sa yun po yung nabayaran ko, hanggang sa bininta ko yun nang wala akong naranasan doon ano, na cause ng aksidente. Black po yun, black silver. Tapos yung sumunod po noon, black silver uli. Hanggang sa ito pong motor ko na ito, itong pong sniper kong ito, pang 11 naging motor ko na to. Yung iba po naman kasi dyan, kaya dumami ang motor ko noon, eh ano, pambiyahe yung iba. Kaya black silver din talaga po yung kinukuha ko. Nalagyan po ako ng ano, sumubok po ako ng ano, ng motor na ang kulay ay ano, black white. Black din po siya pero white. Black white naman, kaso doon po ako na aksidente sa motor na yon. Yung Rossi 150. Yung unang-unang kang yun. Yun po yung ano, pang-anim po yatang motor yun. Yung motor na yun. Doon po ako unang nakatikim ng aksidente sa motor na yun. Yung Rossi 150 na black-white. Na nagkaroon po ako ng damage doon na yun to, yung aking tuhod. Itong tuhod kong ito. Ito. Ito po. Itong tuhod ko na ito. Ito dito. Meron po itong ano, 15 tahi. Doon ako na-aksidente noon. So kaya nung na-aksidente po ako noon, ay bininta ko kaagad. Inalis ko agad siya. Tapos ang sumunod po sa aking motor na binili uli, ano, kinuha, yun, black silver uli po yun, yung aking Roser 135. Na yun, nandun po ngayon sa amin, sa Mindoro. Nandun ang nag-handle ngayon, yung kapatid ko. Tapos nung, kasi po, kinuha ko na nga itong Sniper 155 ko na to. So yun po yung aking ano. So yun lang yung tip ko sa inyo mga kabunit. Kung kukuha kayo ng motor, kung saan kayo hiyang na kulay, dun lang po kayo ko ma-maintain. Dun na lang kayo. Kasi guys, yan po kasing motor. Ang motor po kasi, hindi basta motor. Eh, okay na. Hindi po. Yan po hiyang-hiyang din. Kung saan kayo hiyang na kulay, kung anong motor ang kursinada nyo, basta yung pong kulay na kung ano yung kulay na naging unang motor ninyo na hindi kayo naroon nagkaroon ng aksidente doon o aroon problema, yun na po lagi ang inyong kukunin. Yun po tayo ko lang. Kasi po, yun yung aking base na sa karanasan ko. Kaya lahat ng motor ko po ay talagang black. Black. Black silver lagi ang aking kinukuha. Yung may decoration silver na kante. Pero ang maraming kulay po ay talagang black. Patuloy nyo, no? Aking sniper na sniper nito, black ito. Black, white, or may decoration one siyang puti. Eh, konting-konti lang. Pero malamang sa kanya yung black. So, yun lang mga kabunit. Yun naman po yung tip ko lang. Kung sakasakali na kayo kukuha ng mga motor na underbone, ay mag-sniper na kayo. Talaga naman po ang sniper ay ano, sulit na. Kaya, sniper. O yung distributor ng sniper, baka naman. Pinopromote namin ang inyong mga motor. Baka naman. Hindi, wala naman po kaming ibig sabihin. Yun naman po yung ano, base lang sa aming mga ano, baka base lang sa aming mga experience. Kasi po, 6 na buwan na itong motor ko sa akin, ay talaga namang sulit pa. Wala pa akong nararamdaman. Siguro po, update ko lang ulit kayo dito pag nakalipas ko ng after 1 year na. Na nakalipas, update ko ulit po kayo dito sa motor ko nito. Kaya, yun, abang-abangan nyo lang po yung aking mga content dito sa motor ko. Talaga naman pong ano, sulit. Sulit na itong motor na Sniper 155. Eh, wala na po ako masabi. Hindi ko naman sinasabing siya na yung hari ng underbone. Hindi po. Basta sulit po siya. Kung siya gagamitin ninyo sa panghanap buhay or sa pagra-rides or sa long distance natakbuhin, ay hindi po kayo iwanan nito. Talagang ibibigay at ibibigay yung magandang serbisyo para sa inyo. Kaya nga lang po payo ko, hindi naman po porket maganda yung motor o bago yung motor mo ay hindi mo ingatan. Ingatan din po natin yan ng ating motor. O ito po, ito yung mapakita ko sa inyo, yung pakinig ko sa inyo yung under niya, kung ano pa yung under niya ngayon. O yan po. Yan yung under ng motor po. O. 6 na buwan po yan sa akin. Ito yung motor ko na 6
months pero 4 months wala pa rin siyang magbabago, ganun pa rin. Ito. So yun lang mga kapunit, di kayo na po ang bahalang mag analyze kung anong motor ang gusto niyo. Basta in-update ko lang po kayo dito sa motor ko. 6 na po na siya sa akin. Talaga namang ano, wala naman po akong nararamdaman pa sa kanya. Sa takbo, andar, lahat po, basta lahat. Sulit na ano, goods na goods pa rin siya. Yan na po, yan. Ang udo nito, ang udo yata na po na natakbo na nito ay oh, yan na po ang natakbo niya. 4,682 yung odometer niya. Kita po ba? Hindi makita at madilim niya. Yan po. Yan yung odometer na natakbo niya na. Kasi hindi naman, hindi ko naman po kasi siya lagi pinagagamit eh. Bihirang-bihira ko lang siya gamitin sa area. O bihira ko siya ilabas. Nalabas man siya. Pinakamataas na po yung 2 oras. 1 oras na nandiyan sa labas. Kaya hindi masyado siyang gamit. Pero itinatakbo ko po siya ng malayuan. Kaya wala po akong masabi. Talagang sulit po. So yun lang po mga kabunit. Kung ano man ang nasabi ko, edi kayo na lang po ang bahalang magpasinsya o umunawa. Kung ano man po, kung may magpagkukulang ako sa mga nasasabi ko dito sa motor ko, ako naman po hindi ganun kagaling para mag-distribute na o mag-explain ng motor. Basta yung akin po base lang sa aking karanasan at base lang sa aking nararanasan at sa aking pagmamaneho dito sa aking motor na Sniper 155. Okay, yun lang po at maraming salamat po sa inyong mga mahal kong subscriber. Sana po isubscribe ninyo at pindutin ang notification bell para dito sa aking YouTube channel para naging maging updated din kayo sa mga YouTube na aking ini-upload. Yun lang po. Maraming salamat.